Hi, good morning sa inyo. Ngayon ay ipapakita ko naman sa inyo kung paano gumawa ng sando for girls na may korte sa likod. Ayan, kung nakikita nyo sa picture, ayan, okay, matagalan na request to sa akin. So ngayon gagawin ko na at ipapakita ko sa inyo kung paano gawin ang sando na yan using our basic bodies foundation. Eto, it's so easy kasi kukunin lang natin, ang gagamitin lang natin dito ay yung back foundation na yan para mabuo yung sando na yan. Okay, so bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa akin channel, don't forget to subscribe and click the bell notification para lagi kang updated. Okay, so simulan na natin. Okay, so first of all, iti-trace natin yung ating back foundation lapat o kanyang center back dito sa fold ng pattern paper. So, ito na yung na-trace natin. Tandaan ninyo, ang ginamit ko na bodice foundation dito is medium size. Medium size ito. Okay, so the first thing you have to adjust is the neck. Okay? Back muna yung gagawin natin. So, ang neck natin dito, gagawin natin mas maluwag ang neck. So, dito, ideal natin na gagawin dito is magbabawas ako dito ng 1 inch dito. Magluluwag tayo ng 1 inch. Dito. So, magpo-point ka dito ng 1 inch. Dito sa banda rito. Okay? And then, mula dito sa kanyang pinaka batok dito, ito, dito, mag-a-adjust tayo pababa. Kasi ang sando, mas mababa ang kanyang back neck dito. So, ang ideal ko dito, 1.5. Okay? And then, isi-shape natin yan like this. So, ang ginamit kong edge dito, ito yung pinakaloob ng kama shape na French curve. Then, after that, ang ideal natin na nilalagay dito is yung lapad, 1.5. Let's say, for example, may 1.5 tayo dito na lapad ng kanyang shoulder, yung shoulder width. And then, para mabuo yung korte niya dito, hindi siya dapat na kung saan-saan minumold curve. So, from here, para magkaroon ng ideal na sukat dito, sa standard na sukat niya dito, mula dito sa may ginawa natin dito, mag-a-adjust tayo ng 3 inches dito. 3 inches. Ito. So, dito natin isusukat ngayon yung lapad ng kanyang likod. Yung lapad doon sa may korte niya sa likod. So, ang ideal natin doon is 5 inches ang lapad niya sa kabuuan. Ngayon, i-divide natin yon, i-apply natin dito. I-divide natin sa 2. So, yung 5 inches na yon magiging 2.5. So, dito natin ilalagay yung 2.5 para magkaroon tayo ng korte. Korte. Dito. Ayan. Okay. Ayan. Iko-connect dito. So, ito na rin ang ginamit kong edge. Ang aking, itong loob na to. Hindi dito. So, ito kasi yung mas gusto ko, paborito kong ginagawa. Okay. Ayan siya, oh. So, nag-connect tayo dito, diba? Dito sa may tapat ng, from this side seam, from this corner of the side seam. Okay, tapos ito, ito yung, okay? So, ito yung kanyang sa likod. Dito, kailangan, smooth ang curve nyo dito. And, para sa lapad ng sando nito is 34 inches. So, i-divide natin sa 4. So, magiging 8.5. Okay, yung 8.5, ilalagay natin dito. Yan, hanggang dito sa baba. So, ngayon, i-reshape natin yan. I-reshape natin to. Yan. Kasi stretchable material naman ang gagamitin sa mga, like sa mga sandong ganyan. Yan, okay. So, parang ganito lang ang mangyayari dyan. Ayan. And then,
dito sa part ng kanyang laylayan, dito kasi medyo niraround natin dito sa edge ng kanyang hem. Ako, ginagawa ko is nilalagyan ko ng ganito shape. Okay. So, ganyan ang ginagawa kong shape para sa kanyang laylayan. And then, yung haba nito, iti-check natin yung haba, no? Kailangan susunod siya sa haba ng natural o sa standard measurement para sa mga Sando girls. So, kung ito, ginawa natin siyang medium size, ang kanyang bust is 34, ang haba niya is gagawin natin sa 26. 25 to 26, ganyan. So, sa 26 na lang tayo susunod. So, ang length niya is 26 inches. Iko-correct natin muna yung kanyang haba. So, dito, ang nangyari, tama naman, 26 inches ang haba niya, pero wala pa siya para sa hemming. So, kung magdadagdag tayo para sa hemming, at least 1 inch man lang dito, lalo na kung gagawin nyo ito sa piping machine, para sa hemming. Okay, so kung mapapansin nyo, meron siyang konting pa-round shape dito. Or depende rin naman sa inyo kung gusto nyo ng straight lang siya doon. So, bale, ito na yung ating back. Okay. So, ngayon, i-set aside muna natin siya. Gagawin natin muna yung sa front. Kaya sabi ko nga sa inyo, kailangan matuto kayo ng gumawa ng mga basic bodice foundation. Or mga basic sloper, yan, mga blocks foundation. Actually, sa mga naunang mga lessons ko, meron ako tinurong ganyan. Okay? So, ito naman, as usual, ganun din, ipa-fold the paper. And then, from the folding line, itatapat yung kanyang center back. At yan ang iti-trace natin. Magtutrace na naman tayo para sa kanyang front. Kanina, dito nag-adjust tayo ng 1 inch, hindi ba? So, mas maluwang siya sa harap. Magkakaroon siya ng, at least siguro mga 1 and 1/4. Okay? So, 1 and 1/4 ang kanyang i-adjust dito. Tapos, ang kanyang neck depth, ang neck depth niyan, susundan natin mula dito sa pinaka dulo na to, sa pinaka highest point na to, dito tayo magsusukat ng neck depth. So, ang gagawin natin dito is 7 inches ang nilalagay ko na ideal dito para sa neck depth for this kind of Sando girls. Okay, so dito tayo magkakaroon ng curved line like this. So ito draft natin yung curved line para sa neckline dito sa front using your comma shape French curve like this. Okay? So ito na yung kanyang front neck. And then diba dito sa shoulder width natin, 1 1/2 ang ginawa natin kanina, 1 1/2. And then, magkakaroon tayo ng guhit para dun sa kanyang front armhole dito. Ayun. Okay. So, bale, ito yung kanyang front. So, lalagyan mo lang siya ng konting adjustment. Kung masyadong malalim dito, hindi pwedeng masyadong malalim dito kasi yung kilikili or yung mga dibdib na mga babae, maselan, kailangan medyo nakatago siya. Hindi yung lawlaw masyado ang kilikili, baka makita yung kanyang maselang bahagi. Okay, so dito mag-a-adjust. Huwag masyadong malalim dito. Ina-adjust yan. Okay, so after that, yung ating adjustment dito, medium size for girls is 34. So 8.5 ang ginawa natin kanina, di ba? Dinivide natin sa 4 yun. And yan ang bust. Ngayon, i-reshape natin siya. Pero be sure yung waistline, hindi ganito kalalim. Okay? So, ganito lang siya. Kahit sa mga manually lang. Yan. Kahit manually lang. Okay, so, i-gugupitin na natin to. Bago natin gupitin. Nakalimutan ko. Itong laylayan pala. Wala siyang medyo round. Kailangan nira-round ng konti dito. Okay? Ito yung likod. Ito yung harap. Ito yung front.
Okay? So, ngayon, may adjustment na naman dito. Kasi, ang mangyari niyan kasi, ito magkoconnect yung dalawa na yan eh. Sa sewing yan, magkoconnect yung dalawa na yan. Na, ito kasi minsan nakakalimutan yung mga ganyang bagay eh. Kailangan huwag niyong kalimutan. Ayan, pag yan nag-connect dito, yung dalawa na yan, yung back and front, mangyayari niya, dapat continuous yung guhit niya dito. Ayan, no, tingnan nyo, tuwid na tuwid siya pag nag-connect siya dito sa shoulder. Yung shoulder seam niya, hindi yung meron siyang kantong ganon. Ayan, mayroon nagkakaroon ng iba na gumagawa ng pattern, nagkakaroon ng ganitong itsura, which is parang meron siyang kanto dito. O, mali yun. Kailangan, you have to be sure na kapag nagdugtong yan, dire-diretso yung line na to. Titingnan ninyo, wala siyang kanto dito. Kung kinakailangan, magpalit kayo ng method or kung ano yung mga pwede nyong gawin ng adjustment, yan ang dapat ninyong tandaan. Sa pagdurugtong dito, dapat wala siyang kanto or hindi naka-ibang angulo. Kasi dapat pag dinugtong yan, dire-diretso ang kanyang itsura, ang kanyang figure. Ito kasi kukunin natin yung 1 inch dito, ililipat natin dito sa kanyang back. Dito ililipat natin itong 1 inch dito. Magtatanggal tayo ng 1 inch dito sa part na to. Yun ang ililipat natin dito. Kasi para yung kanyang shoulder seam hindi masyadong nakapaling sa likod. Masagwa siyang tingnan pag ganun. So ang gagawin natin, kukunin natin itong kanyang harap, ipa-fold, and then susukat tayo ng 1 inch dito. Dito. Kukuha ka ng 1 inch, di ba? Okay. So yan, guguhitan mo siya. Ngayon, iyan tatanggalin natin yan. Tatanggalin natin 'to, ililipat doon. Pero maglagay kayo ng marking kung saan yung pinutol nyo. Halimbawa, ito yung puputulin nyo kasi baka mamaya, dito yung naidugtong nyo doon sa shoulder ng back instead na ito. So, maglagay kayo ng marking kahit mga arrow lang na ito yung pinutol. Tapos, ito naman papunta dito, ito yung inner ng neck. So, para pag dinugtong natin doon, alam natin ang mga tanda, mga symbols, para hindi tayo magkamali sa pagdurugtong. Okay? Yung shoulder line niya dito, so ito yun, di ba? So ito yung idudugtong ngayon doon sa back. Giging, wait. Ay, lagyan muna natin ng tanda din dito sa kabila. Okay? Para hindi tayo maluto. Ayan. Ayun. Ayan siya, oh. So, ayan o, tingnan nyo yung indications niya. Ayan. So, ididikit siya. Dahan-dahan, kailangan, wala siyang labis, walang kulang. And then, ito, gugupitin, i-recut siya ng maayos. Ayan, kailangan ito, pantay na pantay dito. Okay, so, ganun din dito sa kabila, at the same time, kukuha na. That's it. And then, ikakat natin dito para wala malinis tingnan, okay? Hindi siya mukhang tae. So, ang mangyayari niyan is, eto niyan, magdurugtong dito. Ayan. So, ito ang kanyang bagong tsura. Ayan, o. Oh, ayan, o. Oh. Eto ang magiging kalalabasan niyan. So, ito tape natin dito. Ayan. Yeah, and then after that, this one. Oh, yan, oh. So, ito na ngayon ang sando natin para sa girls. Yan. Okay, so that's all for now. Thank you so much for watching. And don't forget to subscribe to our channel for more.